Transformers! Hindi tayo nagkamali nung sinabi nating robot. Robot naman kasi talaga. Tama pala. Si Popalin ko mapala. Ay, sino yung mga robot na Max man? Tapos may skin pa. Ang dami pa naman doon. Namadami kasi skin. Pero nice pick to for Onyx kasi at least meron silang additional pa na pang front for them. And hindi ganun kadali para sa Beatrix in terms of laning. Kasi meron ka pang additional defense. So yung mga sniper shots, yung mga shotgun, pwedeng masalo, Kupa. Ang dami rin pipigil sa real world manipulation kung tutusin. Bukod sa Numenon Blast, meron din tayong Abyssal Arrow at yung knockup na rin ni Julian. And ilang beses na rin tayo nakakita ng Esmeralda na nagpapasalamat sa real world manipulation dahil sa mga bonus shields na nakukuha nila. But look at this. Locking in the Ling. Nabulungan mo ata, Manjin. Yeah, yun yung binan kanina eh. And comfort din ni Kazen ang isang Ling. Going back to what Umi said, yung Esmeralda will have a great time in this game. Bukod sa may Grock, bukod din dun sa Eve, easy access to the Beatrix. Desperate times call for desperate measures. Kung nabanggit ng NXPE, madalas ang naaalala natin ay ang Ling. Yeah. Hindi ko na mabanggitin kung sino nga ba ang mga naaalala ng mga Ling player dito, pero dalawa silang magaling dito. Huling tingin para sa mga hero ng NXPE in Onyx Philippines, sino nga ba ang may kalamangan sa early game, Chantel? In terms of early game, may Selena kasi. So magiging crucial dito kung paano yung pagbitaw niya ng araw. But mataas yung chance for them for a first blood. Oo. Trap City eh. Oo, Trap City din. Masagutan pala ng trap to. May Popol, may Selena. Wait lang, magkakampi. Yeah. Ito na nga yun, yeah. Trap City. Trap City. So kailangan i-save ng i-save ni Miko Phobia yung kanyang passive. Para lang tapakan yung mga traps na yun. But the problem, kapag natapakan mo kasi, yung vision ngayon ng Onyx, nasa kanila na yung info kung nasan magro-rotate. So kailangan nila ng mga medyo street smarts na galawan dito eh para iwasan yung mga ganong information. And speaking of vision, magiging mataas ang chance na hindi masyado magro-rotate ang side ng Onyx doon sa may top lane kasi maglalagay lang si Super Friends ng kanyang mga traps. Mm-hmm. Tapos meron naman ng sariling pang-vision dito si Net. So pwede tayo makakita ng mga gank dito sa lane ni Rene J and ni Dare or talagang mag-i-invade yung side ng Onyx. Gank na lang dito pero nag-miss ang isang Rene shot. Nakakairita yung Chichudog na yan eh. Oh no! Susubok ngayon si Miko Phobia ng clothesline. But it's not gonna be enough. Bukod sa early flicker na na-force ni Nets ay medyo napabaktin niya si Miko Phobia. And now Super Friends, hinahanapan si Donut ng butas pero si Kazen ay papasok. Grabe si Super, may super advance. Akala niya siguro tatumbling. Pinredict niya na tatumbling si Donut doon. And yeah, for Onyx. Super advance. Super advanced. Kala niya nga tatumbling eh. Kala niya tatumbling. At least, nagka-calculate sila ng mga pwede mangyari. It's all about calculations. Kung may ultra instinct, meron ding mega mind. Mega mind si Super Princess Elena. Super advanced eh. Ang ganda din daw ng sagot sa Beatrix dito. Yung chichudog kasi ni Popol. Pero ay talaga nakakarita sa Bea. Flicker out para kami ko Popia. Super Prince again with the Super Advanced Arrows! Minsan, iisipin natin kung sadya ba yun o hindi. Pero alam naman natin, very talented si Lina player, si Super Prince. Uh-oh. Kaya aabangan na lang talaga natin. Minsan, yung advance na yun, yung pa yung magpapa-elib sa'yo. Kasi usually, hindi mo maiisip na doon pala dadaan, pero doon dumaan na. But right now, sabi natin, hindi masyadong mag-gank doon sa may top lane, pero gusto agad bigyan ng Onyx. Oy, grabe, grabe to! Numenon Blast! Dalawa tatamaan! Robbie does! Nagluto na, Manjin! Masarap ata ang luto. Masarap ang putahe ngayon ni Rapidot. Sa kanyang Lolita, it gives Onyx the time to maybe get this tower in the top. At pwede rin simula ng NXPE ang Turtle kasi medyo no choice na. Lahat ng tao ng Onyx Philippines ay nasa top lane. Might as well start that Turtle. And speaking of that, next play, iba sinisimula na nga nila yan. And just have to say, yung Lolita pa lang, pang-counter lang sa kanya would be the Wild Charge from Miko Phobia and even a Tempest. Ay, hindi nga eh. Yung Wild Charge nga. Wild Charge lang eh. Wild Charge lang nga talaga. So, kailangan na pagka nag-go ang next play, Evos, dapat sure sila na mag-go nila agad yun. Kinagat this time si Kazen. Kazen with the Tempest of Blades out. Ang sakit ni Nets this time.
3 minutes pa lang yun. 3 minutes pa lang. And this is a very well taken care of the Popolin Kupa. Kumbaga, ito yung naalala ko, OG Onyx Pay. Kumbaga yung mga lumang Onyx Philippines na talagang nagpo-Popolin Kupa, mapa mid lane, mapa gold lane. Tapos, kumbaga kakainin agad yung third plating. Busog ang Chicho Dog ng Onyx Philippines dito. It's really a great answer to the Beatrix kasi lalo na pag sniper type, paharangan lang nung Chicho Dog yung snipe So medyo may ilangas si Donut kung ano ba talaga ang i-hit niya at kung anong klaseng gun ang gagamitin. Sakit ng damage by the way, and for Rapidot and Super Friends, ang parang nangyari is mag-front si Rapidot para if ever na may damage na para sa kanya, meron agad na pangsalo with the Bulwark Shield. Medyo ang nangyayari ngayon kay Mycophobia ay nagvivision siya pero alam mo yung parang kada lakad niya may nananakit. May kurot. Yung tinukurot siya eh. Kada tapak mo sa mga bush parang may nambabatok sa'yo. Yeah, those are traps and arrows. And ang lupit ng Oni kasi nire-respeto nila. O sige, normal, chaniin mo lang. Literal na chaniin mo lang, kurutin mo lang hanggat sa mag-back na at mawala yung vision. Wow, Onyx Philippines really playing well in this game. And yun naman kasi ang trabaho ng ni Mycophobia this game at medyo tanggap na rin niya yun. Pero bilang manonood, bilang caster sa laro na to, parang ang hirap. Parang pag nakikita mo naglalakad, tas maso-slow, matatrap, kakagatin. Ano bang pwedeng gawin ng, ayan na nga, ayan na, sinagot na, yan ang pwedeng gawin. Kaso parang bibigyan agad yata agad si Rene J. Bomba, ang bomba, op! Up. TikTok Blaze para kay Rene J. Tumitiktok dito sa loob ng base ng Onyx. At binigay niya na. Alam niya na. Pero ano ba makukuha ng NXPE doon? Susubok sila sa top lane ng push. Si Dera'y nandito. Pero buhay pa rin si Dera. There's your real world manipulation para kay Yelly Haze. At ayun na, hindi na in-advance yung arrow. Win na lang talaga pag in-advance pa yon. Getting the hit. Ang kapalit ay tower. Pero papalitan din ang turtle ng Onyx. Cross map play mula sa Onyx and NXPE. Napaganda para sa side ng Onyx dahil yung turtle is yung gold nila is for everyone. Now for next play, Evos, since nagiging aggressive nga yung kalaban nila, mas gugustuhin nga naman nila na paliitin yung vision mo pagdating sa mapa with those turret takes. So palitin mo nila after noon tsaka sila magiging aggressive. At sa ngayon, mukhang purple buff ang isi-secure ng NXPE. Tandaan natin, sobrang importante sa isang lane ang purple buff. Kaya ang daming tao around this area. Yeah, pero may mga catch din though, ang side ng Onyx. Ang maganda sobra sa isang Popolin Kupa is kapag team fight, may times na hindi mo na napapansin na pwede kayong inak up. So many times na nakita natin yung instance na yon na kaya mag-outplay. At yun, Chantel, nakita ko yung build sense. We hindi na tank Julian to. Kailangan kasi, since mag-iikot kasi sila constantly, ang gagawin nila is instant burst na agad para walang pang counter goal yung side ng next play Evos. Kasi pag binigyan nila ng opportunity, magkakaroon pa si Yelly Haze dito ng chance na ilatag yung kanyang real world manipulation. Concentrated energy and pokes coming in for the side of Onyx. Di sila pumipersa talaga, no? Ano lang talaga sila, palilitan lang nila, pailangin lang nila yung pwesto ng next play Evos habang si Nets kukuha lang ng kukuha ng Tore talaga. Wow. 7 minutes in, 2 kills pa lang ang nangyayari. Ito yung objective lang yung kalaban. Yeah. Yung Onyx, Tore lang yung kalaban. Wow, ang lupit ng Onyx dito. They know their assignment. They really study. There's your arrow and mukhang poke lang din to. Ito yung play na laging ginagawa ng Onyx. Binibait nila yung arrow. Go-go ba kayo or hindi? Ikaw pa yung mahihiya eh pag ikaw yung tinamaan. Igo-go mo ba ako o hindi? Parang pinapaasa mo lang ako! Ang sakit naman nun! Men, pag kinagat ka ng ganong aso, uuwi ka na lang eh. Sinabi, hindi nangangagat, pero nangangagat pala. It's all part of the show, kumbaga, para dito sa side ng Onyx. Kasi they wanted to go for a damage type of marksman na mayroong sariling defensive na description in nature. At napaganda rin para sa kanila. But right now, for next play, Evos, mahirap for them na gumawa ng play ngayon, not unless merong player from Onyx na nasa maling posisyon. Oh my glove, there's your combo. Inabangan yung papabilis dito, Rene J. The Hitman! The Hitman, Bulato, tumatak po na lang. Lutang, Rene J. Lutang palayo. Sabay dash out palayo. And the Onyx, hindi na sila magpupumilit. Ito yung mga Captain Jack Sparrow ang galawan. Ito ang araw na maaalala nyo na muntikan yung mauli ang kapitan. Para ano eh,
the Fast and the Furious yung nangyari. Nakita ko talagang dumiretso ko bata. Right now, Veronique, yesterday na habulin ngayon na si Renny J, but at the same time, hindi na nakalimutan na kumuha muna ng other objectives, that is the second tier turret. So makikita tayo ng pang-counter naman or pang-trade from next play, which is the bottom lane turret. 6-2 ang ating, actually 6-3 ang ating turret scores. Unti-unting umahabol ang next play Evos in terms of securing those turrets. Pero alam mo kung anong pinakamakakatulong for NXPE para makasecure o mabalanse ang ating turret score dito. Kailangan nilang masecure yung sunod na Lord o yung pinakaunang Lord. And speaking of Lord, kaya din nila tinatry na mag-push from time to time kasi ang pinaka-importante later would be the Lord Dance. Mas gusto mo na meron kayong mga vision on other lanes kaya sila sa bottom lane kasi doon magsuspawn but RNJ nakuha doon. 4-on-5 ngayon ang pwedeng mangyaring laban this time as Rapidot hoping to get a setup. Man, sinubukan ni RNJ lahat ng makakaya niya to save this game again. Pero napahamak muli dahil napakabilis ng rotations mula sa Onyx Philippines. Pero mukhang safe naman si Miko Phobia. Pero 15 seconds from now ay nalabas na rin ang unang Lord ng laro. Buhay naman na lahat by that time. Ang galing ng Onyx kasi hindi sila pumipersa ng all-in eh. Rather, ang ginagawa nila, use the arrow to poke. At miss, inaano nila eh, parang mini-miss direction. Kala mo dito yung arrow pero sa kabila. At ang totoong pang-stun is yung kay Julian. Yung knock-up. Tapos after pa nun, merong umahabol na Chichudog. Kaya naging mahirap na for next play Evos na mag-disengage. Pero gaya na binanggit natin, ang pinaka-importante ngayon laban would be the Lord Dance. Nakaangat yung minion, or actually, nakasira din ng next play doon sa may bottom lane. So the vision is there. Pero feeling ko, hindi mo na lang i-go-go. Palilitin lang muna nila yung mapa talaga ng Onyx. Uy, yun nga ata ang kanilang plano. Give the first Lord to Onyx Philippines. Sumubok tayo dito sa side lanes. It's one tier 2 turret na kinuha ng NXPE. Oh my God. At pinamigay ang Lord. Worth it kaya to? Oh my God, babulin ba nila dito si Kaysen? Si Renny J na naman. Magiging sacrifice ba? Magiging martir ba ulit si Renny J? In this situation. Jack Sparrow moment na naman. Jack Sparrow moment na naman. Tumatok po. Ang bilis. Sumutang. Ay, pumasok ng base. Sumali. Sumasabog ang MOBA. Sinalubog si Lord. Sasali na sa kabilang team si Renny J. Kinakagat ng chichutong si Renny J dito. Renny J is down. Napakasakit naman na kasi ni Nets. 4-0. Ito yung tipo na naka-weapon mastery pa. Yung numunuot sa sarap yung sakit. Tignan mo naman yung item build chance. Sakto-sakto. Meron ka ng Windtalker, meron ka pang Berserker series. So talagang pipitik yung damage. Wala pa talagang physical defense si Renny J at that moment. So hindi masasambot nung Oracle. May counter code this time si Miko Phobia with a one charge. Ngayon, yun yung setup na meron si Yen Hayes. Finally, NXPE. 11 minutes in. Unang kill ng NXPE. Ginulat ni Miko Phobia at ni Sniper naman ni Donut. Alam mo, yun yung inaantay talaga ng NXPE Evos kasi sinabi natin na crucial yung mga Lord Dances. Oops. Okay, tatama yung close line doon pero binabantayan ni Dare this time si Kaysen. As NXPE reserving all their skills once again. Ang pressure this time is they need to use the real world manipulation muli. Isa na namang game for Yelly Hayes para i-shoot yung mga ultimates ng tama. And if there's one thing that NXPE does well is defending. Yeah. Kumbaga ilang beses na natin nakita to chance. Kasi more on tempo talaga sila. So part of the tempo kasi is kung paano mo patatagalin yung pagdedepensa sa inyong tore. Now look at the itemization. Meron ng endless battle dito si Kaysen. So we're not seeing a lot from NXPE Evos in terms of team fights kasi they are making a way para makahinga sila doon sa aggressiveness ng Onyx. So makikita naman natin, regardless kung nakalamang yung Onyx doon sa mga kills na yon, meron pa rin silang space where to farm kasi nakapag-push sila from time to time. And grabe si Saint Swee. Tignan mo siya yung pinakamayaman. Actually, full item na. Mas mayaman pa siya kaysa sa gold laner. Full item para kay Saint Swee. Nasabi niya kanina, sige tank ako. Ngayon, ako naman. Damage ako. Kaya din pala siya na-burst agad kanina na next play. Instant kill agad after that wall charge from next play. So kailangan maging maingat naman ngayon ni Sensui pagdating sa Lord na susunod kasi pwede siya ulit yung i-go para walang retribution holder for the team. At napaka-importante ni Sensui for the side of Onyx Philippines ngayon na lalabas na
ang Luminous Lord. Hindi siya pwedeng mapitas ulit dahil siya nga ang may hawak ng Retribution. Ano kaya ang gagawing diversion play ng NXPE? Ito na yun! We're doing it again! Renny J versus Minions! Pero kaya pang makuha ito ng NXPE? Oh my glove! Napakasakit nito. Another Sensui Lord attempt. Nagpalit pa ng item. Ganun na kayaman. Sana all. Ang daming pambili ng item, no? Pero alam ni Super Friends, by the way, na nandun yung positioning ni Donut. Meanwhile, for Renny J, makiklear pa rin siya ng minion wave para nakangat yung minion nila sa may top and even mid. Kasi dalawang lanes yung kinakat niya. Ito na ang Retri Battle. Ma-steal kaya ni Kazen to. Naka-set up sila. 10k ang buhay dito this time ng Lord. Pasok si Der. Nireset muna nila. Nag-call ata ng hero si Der this time. Nandun si Rapido. Tumama yung Void Crystals. 4 on 5. Libreng Lord. It's Onik time, sabi ni Sensui. Onik Philippines na secure ang second Lord of the game. At kung titignan natin ang objectives, dalawang turtle, napakadaming tore. Uh-huh. And this time around, ang unang Luminous Lord na rin. And speaking of that, grabe control doon ni Rapidot din. Hindi niya ginamit yung kanyang Luminous Blast doon na may mga players doon na next play Evos. So alam niya kung kailan gagamitin itong specific hero just to go against next play. And ang crucial nga for next play is kung paano naman sila makakadepensa. Oh. At manalo! Sheesh! Super advanced! Yung pana nito is Luminous Blast. May counter naman sila doon at dito. Finally, sumot na ang pana. Pero si Dex ang kunat pa rin na Jake Chudong. Pinanggang-gurt na sila nung aso ni Nex. At tatlo ang nawala sa NXPE. Si Renny J ang bomba na lang natira. Pero defuse! Godlike for Nets! Si sumubok na lang si Donut at tapos ang laban nito! The Rising Star! Napaka-poetic ng ending ng laban na to! Sinimula